Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang mga latest boxing news. Bukod kay Mark Magsayo mga tol, isang Pinoy champion na naman ang mapapalaban sa isang Meksikano. Itong si Rene Mark Cuarto, dedepensahan niya ang kanyang IBF belt laban sa Meksikanong si Daniel Valladares. May kartada si Rene Cuarto na 20 wins 11 KOs may dalawang talo. Nakuha niya ang titulong IBF laban kay Pedro Taduran. Ngayong darating na July 1 ang laban mga tol, dadayo si Rene Cuarto sa baluarte ni Daniel Valladares. May kartada na 25 wins 15 KOs may tatlong talo. Ito ang unang depensa ni Cuarto laban sa Meksikano, dadayo pa sa baluarte ng kalaban niya, kaya sana maipanalo niya ang laban. Dalawa na lang ang natitirang champion ng Pinas, si Mark Magsayo at Rene Cuarto. May darating na laban din si Magsayo ngayong July 9, makakalaban din niya ang Meksikanong si Rey Vargas. Ito rin ang unang depensa ni Magsayo sa kanyang WBC belt, sana maipanalo din niya ang laban para hindi tayo malagasan ng champion. Sa ibang balita naman, Danny Garcia versus Jose Benavides, ngayong July 30 ang bakbakan sa Super Welterweight. Ito ang unang pagbabalik ni Danny Garcia matapos matalo laban kay Errol Spence taong 2020. May kartada na 36 wins, 21 KOs, may tatlong talo. Natalo kay Turman, Sean Porter at kay Errol Spence. Sinabi ni Danny Boy mga tol, mas komportable umano ang katawan niya sa 154 pounds. Kaya isang knockout ang inaasahan niyang panalo. Sinabi naman ni Jose Benavides, kapatid ni David Benavides, isang knockout din ang inaasahan niyang panalo. Paunahan na lang daw magpatama ng solid. May kartada na 27 wins, 18 KOs, may isang talo. Nakuha niyang isang talo mula sa kamao ni Terence Crawford. Sa ibang balita naman, former 4 Division champion na si Mikey Garcia, pasimpleng nagretiro na pala sa boxing. Mababasa sa mga boxing website mga tol, nagretiro na daw si Mikey Garcia. Hindi pa nagsalita si Mikey Garcia tungkol sa kanyang pagre-retiro, pero may nakasulat sa kanyang Instagram mga tol. May caption na retired world champ. Kung matatandaan mga tol, matagal din na bakante dati si Mikey Garcia. Dahil umaasa na makalaban niya si pambansang kamao. May negosasyon daw kasi na makalaban niya si Pacman kaya naghintay din ng matagal. Pero umaasa lang pala si Mikey Garcia mga tol dahil si Errol Spence ang biglang nakalaban ni Pacman. Ngunit nagka-injury sa mata si Spence kaya pinalitan ni Yordenis Ugas. Dito rin nagkaroon ng kaso si Pacman mga tol. Kinasuhan siya ng Paradigm Sports dahil iba ang kinalaban. Ayon sa Paradigm Sports, si Mikey Garcia ang nasa kontrata na makakalaban ni Pacman. Ngunit biglang si Spence pala ang nakalaban niya. Kaya nagkaroon ng problema sa pagitan ng Paradigm at MP Promotion. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol. Maraming salamat po.